Ika-isa ng Mayo, Biyernes, ang paggunita kay San Jose manggagawa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kaya nagtalo-talo ang mga Hudyo at nagsalita, paano tayo mabibigyan ng taong ito ng laman para kainin? Sinabi naman ni Jesus sa kanila, talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, kung hindi niyo kakanin ang laman ng anak ng tao at iinumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. May buhay magpakailanman ang umunguya ng aking laman at umiinom ng aking dugo, at itatayo ko siya sa huling araw. Sapagkat totoong pagkain ang aking laman at totoong inumin ang aking dugo, ang umunguya ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay namamalagi sa akin at ako naman sa kanya. Sinugo nga ako ng Amang buhay at buhay ako dahil sa Ama. At buhay ako dahil sa Ama. Gayun din naman dahil sa akin, mabubuhay ang umunguya sa akin. Ito ang tinapay na pumanaog mula sa langit, hindi gaya sa inyong mga ninuno na kumain at nangamatay pa rin. Mabubuhay naman magpakailanman ang umunguya ng tinapay na ito. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga habang nangangaral siya sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, may buhay magpakailanman ang umunguya ng aking laman at umiinom ng aking dugo, at itatayo ko siya sa huling araw. May kasabihan sa Ingles, "You are what you eat." Iniaalok ni Jesus na kainin natin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Hindi ito matanggap ng mga Hudyo at naging isang malaking palaisipan ito para sa kanila. Sa Eukaristiya na nanalig tayo na mismong katawan at dugo ni Kristo ang tinatanggap natin sa banal na komunyon. Hindi ito isang simbolismo o pag-alaala lamang sa isang pangyayari sa nakaraan. Nananalig tayo na patuloy na ibinibigay ni Jesus ang mismong katawan at dugo niya na pagmumula ng bagong buhay para sa ating lahat. Bukod sa pagtanggap kay Jesus sa Eukaristiya, may isa pang paraan kung paano natin mangunguya ang laman ni Jesus at may iinom ang kanyang dugo. Mangyayari ito sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos, sa pag-aaral natin sa banal na kasulatan, lalo tayong matututo sa buhay at misyon ni Jesus. Higit natin siyang makikilala at sa pagsisikap nating tubtin ang kanyang mga turo at utos, maaari tayong lumago sa ating buhay pananampalataya. Ang mismong buhay niya ang magsisilbing gabay at pagkain natin. Pagsasagawa, ang katawan ni Kristo ang nagdudulot ng masagana at makabuluhang buhay. Hangarin mo na makatanggap ka ng katawan ni Kristo tuwing dadalo ka sa misa.